Sila kayo ha. Good morning po sa lahat. Good morning po sa ating mga guests, sa lahat ng mga leaders po. Pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Sa speaker po natin, kay Ma'am Jen Roman. Thank you po sa napakamalinaw na presentation. And sa lahat ng mga leaders, OFW, nawin na sumayos po kayong kalagayan. Ako po si Jerry. Dati po akong aircon technician for 13 years. And meron po akong pinanggalingang company. Totoo po yun, no, na galing po ako sa ibang company, which is yung InGlobal. Pero clarification lang po, no? Hindi pa po ako kumita ng million doon sa previous company. Although kumita lang po ako, kalahating million. Pero hindi po siya nag-ano talaga. Pero sabi ko nga, sobrang nagpapasalamat kami sa previous company kasi doon namin na-realize, doon namin natutunan na sa ganitong industriya, may pagkakataong masinso yung mga tao na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral tulad ko. Ako po yung isang high school graduate lang po ako and sobrang thankful po ako sa industriya ng multi-level marketing kasi nabigyan po ako ng pagkakataon na makuha yung ilan sa mga goals ko sa buhay. So, yan po, hindi na siguro ako mag-slide kasi karamihan naman siguro sa iba dito ay napanood yung video ko sa YouTube channel ko na naka-upload. So, nag-start ako dito 2019, June 12. Na-invite po ako ng isang Police Valenzuela. At doon ako nag-desisyon na gawin yung Crowd1. Proud po ako na Crowd1 po yung business ko ngayon. Crowd1 po yung company ko ngayon. Sa kabila ng maraming mga taong naninira sa ating company, proud po ako na Crowd1 po ang aking company. So, that time, medyo may doubt din po ako kasi first time ko makarinig about digital business. Pero sabi ko lang, kung ang police nga sumusubok, ako pa kaya na isang ordinaryong tao lang. So, sinubukan kong gawin yung opportunity. After 3 months, ito po totoong journey po ito. After 3 months, kumita po talaga ako. Then, medyo bumagal, pero tinuloy-tuloy ko lang siya. After 10 months, kumita ako ng 1M. Doon nag-start ang lahat. First million, ang pinakamahirap kunin sa ganitong industriya. Yung pinakaunang million mo talaga ang pinakamahirap. So, sa mga kababayan natin, sa mga leaders po, ito po yung tips ko sa inyo. Kung mahirap kunin ang first million mo, dobrekta ka sa second million. Hindi, joke lang. So, you know, after 3 weeks, nung na-hit ko yung first million, nag-peak talaga yung journey namin sa business na to. Nagtuloy-tuloy yung income after 3 weeks. Kumita ulit ako ng million. Then, 3 million ako in 1 year. So, doon ko talaga naramdaman yung talagang totoong result sa industriya. And, yun, nakabili po ako ng sasakyan, etc. etc. Medyo marami rin din po yung naipundar ko dito sa business na to. Pero, ito po yung pinakamaganda, no? Tips ko po rin po ito sa mga leaders na kumikita na. Kapag kumita po tayo, make sure na mapupunta talaga sa tama yung kinita natin. Yung tipong kumita ka ng million, dapat yung pera mo, gagawin mo 50% na sa investment, 50% itabi mo. Yun po ang pinakamagandang gawin sa mga leaders na kumikita. 50%. Invest mo yan para let your money work for you, ika nga. Yaan mo yung pera na magtatrabaho para sa'yo. Pumasok ka sa mga legit na investment company. Wag na wag kang pumasok sa mga putso-putsong company kasi masasayang yung pera mo. Yung 50%, itabi mo lang siya, panggalaw mo, pang-araw-araw, pang-mobilize mo, pang-gastos mo, para mag-invest ka rin para sa sarili mo, mag-invest ka rin para sa business mo. Kumbaga, yung business mo kasi, kailangan mo ng action, kailangan mo ng effort. So, mayroon kang magagamit na pera para mag-run ng tuloy-tuloy yung business mo. So, kasi sa mga meetings, mayroon talagang fund na kailangan. So, yun po ang pinakamaganda. Then, dito, in 3 years time, 3 years na po ako sa company, ayan, nakabili po ako ng condo. Ito po yung condo na naipundar ko. And may naibili kaming convenience store dati for the simple reason gusto lang namin makalabas during pandemic, during lockdown. So yun, no, part lang din yun yung journey namin, pero naibenta ko rin yung convenience store kasi hindi ako sanay sa alam mo yung pag mamanage ng ganong business. So
Nakabili kami ng 10-wheeler truck. Ayan, na bibiyahe po from Quezon Province to Pangasinan. And sobrang laki talaga ng ibinigay ng company ito. Sobrang nagpapasalamat po ako sa founders, sa management, sa lahat, sa board of directors, sa lahat ng mga leaders na nakatulong. At of course, sa aking upline, si Police, upline Moon, si El Presidente, sobrang nagpapasalamat po kay El Presidente dahil sa kanya. Ito po ako, nabigyan po ko ng pagkakataon. So, ito po mga kapatid, no, sa mga leaders po natin, sa mga guests po natin na nakikinig ngayon, alam ko po, karamihan sa atin may duda po. Alam ko po sa isip mo yon, totoo ba talaga yung sinasabi ng taong to? Totoo ba talaga yung opportunity na to? Hindi mo po malalaman kung gaano kaganda yung opportunity kung hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman kung gaano kasarap yung adobo kung hindi mo titikman. Ang sa akin na po mga kapatid, hindi po natin ikahirap yung 7,500. Hindi po natin ikakalugi yan. Tingnan niyo po ito mabuti. Kung naghahanap ka ng sign, kung talagang kailangan mong gawin yung opportunity na to, ito po ang pinaka-big sign para sa'yo. Hindi na po sapat ang kinikita mo. Enough na po yan na reason bakit mo ito gagawin. Bakit ko alam yung ganung sitwasyon? Unang-una po, ang taas ng bilihin. Ang taas ng gasolina. The moment tumaas ang gasolina, ang inflation rate natin, tataas at tataas pa po yan. Mataas ang gulay, isda, manok, karne. Pag nagtaas po yan, damay po lahat ng bilihin. So enough na po yan ang motivation mo na gagawin mo itong opportunity na ito para magkaroon ka ng extra income. Huwag kang manghinayang sa 7,700. Manghinayang ka kapag hindi mo nagawa ng paraan ito. Manghinayang ka sa opportunity na pwedeng masayang. Ang 7,700, yes, alam ko, medyo mabigat yan. Enough na rin yan na motivation na kailangan mo siyang gawa ng paraan. Imagine mo kapatid, tandaan mo to. Ilang taon ka na, 7,700, hirap na hirap ka pa. Diba? Yun po, enough na yan na motivation para gawan mo ng paraan ng 7,700. Hindi ko po kayo tuturuan. Hindi ko po sasabihin sa inyo na mangutang kayo. Ang sabihin ko lang sa inyo is gawan nyo ng paraan. Bakit ko ito sinasabi? Ang luho nga, ang yabang nga, ang cellphone nga, ginagawan mo ng paraan. Pinangungutang mo. Opportunity pa kaya na pinamagpabago sa buhay mo. Tandaan natin ito mga kapatid. Isang business lang ito dadaan sa iyo. Isang business lang ito dadaan sa iyo. I-claim natin to. Promise to ni Lord eh. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and bright future. Ibig sabihin, gusto ng taas maging prosperous buhay na mo. Pero karamihan sa atin, kapag may opportunity, ang inisip natin, hindi yan totoo. At kakaiwas mo ng legit na company, napupunta ka sa scam na company. Kasi bakit? Gusto mo yung kikita na walang gagawin. Gusto mong magkaroon ka ng income na ayaw mag-effort. Walang ganun. Lahat ng bagay na may value sa mundo, pinaghihirapan po yan. Pinagpaguran po yan, pinagpapawisan po yan. May kasamang dugot pawis dyan. May kasamang luha dyan. May kasamang effort dyan. Sacrifices, kasama po talaga dun. Kaya pag may mag-offer sa'yo, may mag-alok sa'yo, kikita ka dito kahit walang invite, kahit walang gagawin, please lang, wag ka nang magbulag-bulagan. May alam ko matalino ka. Imagine mo, saan ka makakita ng company magbibigay ng income sa'yo na wala kang gagawin? Kalokohan po. Malaking kalokohan po yung ganun. Imagine mo ha, example na lang, ikaw may-ari ng company, magpapasweldo ka ba sa empleyado mo na hindi pumapasok sa trabaho? Tapos tayo mga Pilipino, gustong-gusto natin yung ganun. Yung tipong, gusto ko yung kabilang company. Kasi kikita daw ako kahit walang gagawin. Minsan gamitin natin yung critical thinking, kapatid. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po ako. Kasi bakit? Sayang opportunity. Sa ganda ng company natin, alam niyo po, kung alam niyo na yung trabaho ng founder, kung alam niyo lang yung trabaho ng management, halos hindi sila natutulog. Halos hindi na sila nagpapahinga para lang matulungan lahat ng affiliates ng company, ng Crowd1. Tapos tayo, hindi natin ipaglalaban. Paglaban mo naman pangarap mo. Yes, alam ko, hindi lahat ng tao positibo mag-isip. Alam ko, hindi lahat ng kaibigan kamag-anak ko sasama sa'yo. Pero tandaan mo to,
hindi man sila, ang importante ikaw lumalaban, ang importante ikaw. Mawalan ka man ng downline, mawalan ka man ng upline, mawalan ka man ng crossline, ang importante ikaw nakatayo, mananatili kang nakatayo at ipaglalaban yung pangarap mo para sa pamilya mo. Hindi na ito para sa ibang tao, para sa pamilya mo lang. Tingnan mo ngayon ang pamilya mo. Anak mo, asawa mo. Di ba? Masaya ba sila? Sa estado nila sa buhay? Masaya ba kayo? Yun yung enough na yun ang motivation. Wala namang instant na success. It takes time. Meron po talagang effort. May process. Huwag kang umiwas sa process, kapatid. Huwag kang umiwas sa process. Kasi pag umiiwas ka sa process, parang iniwasan mo na rin maging successful sa buhay. Katumbas po talaga yan. Yung pain, katumbas yan ng success. Yung sacrifices, katumbas yan doon sa pangarap mo. Tapos sabihin mo sa akin, mahirap kasi yan eh. Lahat naman mahirap eh. Mahirap yung maman, yes. Naniniwala ko doon. Pero mahirap din maging mahirap. Pili ka ng hirap ngayon. Mahirapan ka, pero aasinso ka, or mahirapan ka na walang magbabago sa buhay. Pili ka doon sa mahirapan ka, pero aasinso ka. Ngayon, balikan mo ngayon. Balikan mo. Ilang taon ka na? Ikaw makakasagot nito. Ikaw makakasagot, ilang taon ka na hanggang ngayon, 7,500. Hirapan kang makapag-produce. Diba? So, yun na nga lang. Yun na nga lang. Ang trabaho mo na lang, gawan mo ng paraan yung pambili ng package, then work out yung marketing plan. Sikapin nyo po talagang mag-rank up. Sikapin nyo po kasi pag nag-rank up ka, magkakaroon ka dito ng residual income. Pag nag-rank up ka, go for the higher rank. Huwag kang bumayag na mag-manager ka lang. Huwag kang pumayag na mag-director ka lang. Kung director ka ngayon, go for next level, president. Ganun po talaga ang goal. Pag na-reach mo yung ganung level, dapat may mag-level up ka. Then, kapag nandito ka na yun sa company natin, focus ka na. Lesser like focus. Huwag ka nang sumilip sa kabilang company, sa ibang company, kasi wala pong company na mag-o-offer sa atin na sumali kayo sa company namin ang pangit ng kitaan. Wala pong ganun. Lahat ng company mag-o-offer yan, na magpa-promise yan ng magandang kitaan. Ngayon, kung marami kang company titignan, di-focus ka. I-focus ka. Tanda mo to. Kung meron ka mang mga taong napapakinggan sa ibang company at naninira ng company, tandaan mo to. Anong klaseng tao sila? Anong klaseng ethics works yung ginagawa nila? Wala. Kasi bakit? Ang hirap ng isang taong walang ibang ginawa kundi manira na manira ng manira ng kapwa at company. Papayag ka ba na gano'n ang sasamahan mong tao? Yung maninira na lang maninira? Wag. Kaya lagi namin sinasabi, the moment nandito ka na, focus ka na sa company ito. Kung meron mga tao na kakausap sa'yo at sisiraan, yung kapwa at yung company, isa lang yung ibig sabihin nun, meron silang personal interest. Kaya kanila kinakausap, kaya nila sinisiraan yung company ng ibang company, kasi gusto nila mapasali ka para kumita sila. At wala talaga silang goal na tulungan ka para umasin sa buhay. Kaya dapat yung piliin mong tao, yung may ethics works, yung merong ethical, yung merong karakter. Tandaan mo, ang pera nawawala, ang success na nawawala, pero yung karakter, importante mananatili yan. Dapat manatili yung karakter. Anin mo yung, although kumita ng milyon, kung maninira ng kapwa. Dapat, focus ka sa company, focus ka sa goal mo, hayaan mo sila. Basta ikaw, malinaw sa'yo yung ginagawa mo. Basta ikaw, alam mo yung gusto mo sa buhay. Doon ka mas mag-focus. So, maraming salamat po kay Ma'am Losmin sa pag-invite po sa akin. So, ipopromote ko na lang din po, no, ang aming ginagawa ngayon na system. May mga nagtanong po sa akin, paano ba talaga gawin yung business? Ito po, pa-reminder sa po ito, no?
Pag nandito ka na sa business na to, umatin ka lagi ng training. Anong training dapat atinan? Meron kami yung tinatawag na Now New Affiliates Orientation, NUSAP, Unstoppable Success and Achievement Program. And then meron kaming monthly leadership training. And then meron kaming tinatawag na Unstoppable Transformational Leadership Training. And then meron kaming tinatawag na Daily DBP. So yun dapat paulit-ulit gawin mo yan. Straight. Huwag paurong-sulong, huwag putol-putol. Diretso po yan. Straight mo yung gawin yan. Straight mo yung gawin for 3 years. Imposibleng hindi lalabas result mo rito. So attend po tayo sa UTL. This coming Sunday po, 6 a.m. ang start. Sharp po yung 6 a.m. hanggang gabi po siya. All day po yung UTL na yon. Babayar mo lang yung ano, yung ticket. It's a free training po yan. Babayar mo lang yung ticket na 400. Kasama sa ticket yung food. Almusal, tanghalian at hapunan. So ibig sabihin, yung 400 mo para po talaga yan sa budget mo doon sa pagkain. So free training, free yung venue. Umatin ka lang doon. So isama mo lang. Make it sure yung sarili mo nando doon. July 31 sa Rainforest Pasig. Kumunikta po sa mga appliance niyo. Ito po ginagawa namin to para po ma-cater lahat ng mga leaders, lahat ng mga affiliates sa Pilipinas at maturuan ng tama, maging totoong leader, magiging malupit at magiging magkaroon ng qualities of leadership. So turuan po natin ng mga leaders na magkaroon ng qualities of leadership. So maraming salamat po and so, yan. Yan. Pwede po kong mag-entertain ng dalawang question. Kung gusto po kong may magtanong, pwede po. Pero kung wala naman po, pwede rin po. Okay, maraming salamat. And God bless. Back to you po sa ating host.